Hi guys! Ayan, so nandito ako ngayon sa Wineyards, which is I don't know sino may-ari. I'm gonna show you guys lang kung ano na yung tsura niya. Gano'n nakalalaki yung bunga niya kapag ganitong month or ganitong season. Okay? So, let's go! Okay, so ito naman yung isang klase ng ubas, which is, ang color naman niya is, ayan, violet. October, pwede na yan i-harvest yung mga yan. So, ayan. Kung saan ako nakatira, kami is, okay. So, dito sa kabilang side is ito na mga ibang kulay ng ubas, which color? Violet. Ayan. Usually, ito yung ginagamit pang red wine eh. Ayan. Tama kaya ako sa sinabi ko. Usually, ginagamit yan pang red wine. So, tatanungin ko na lang later yung father ng kaibigan ng anak ko kasi meron silang winery. So, ayan. Kit-kit. So, mostly September, October, ready na yan i-harvest. Pwede na silang pitasin. Alam nyo guys, dito sa Germany, hindi uso yung may bakod. May bakod yung mga taniman mo. Itong kabila, mapapansin nyo, hindi masyadong malago yung mga dahon niya kasi medyo ano siya, nasira siguro nung kakaulan, sobrang ulan. Kaya, ano yan, pwede pa naman yan until hanggang sa mga tuloy sila or mabuhay or mag-grow. So, yan. So, okay. Ayan na, guys. Usually, ang mga ubas, pwedeng-pwede na yan i-harvest kapag month of October. Yung iba naman, September pa lang ina-harvest na nila yan. Pero kung kailan nila itinatanim, kailan sila nag-start niyan, is, I think, spring season. Pero yung kagaya nito na may mga vineyards na, na matatagal na, so yearly talaga yan siya. As is na yan. So, antay mo na lang mamunga. So, ito yung klase na red na ubas. Ayan, as you can see. As in, mababa lang guys ang puno nito. Kahit bata, kayang-kayang pitasin. And then, ito naman sa kabilang side yan, natatanaw nyo yung mga color niya. As in, yung mga bunga niya. Cool. So, ayan. Sobrang baba lang, as in, kayang abutin. Ayan. Ayan siya. And at saka pala, dito, hindi uso yung merong mga bakod, yung mga pananim nila. So, very open lang talaga yan. Ganun sila katrusted sa mga tao, sa mga locals. Ayan. So, ayan guys. So, ako ay nasa bundok ng mga ubasan. Lalakad-lakad. So, ayan. Ito yung kabilang part ulit. Ayan siya. Ito ulit yung mga bunga niya. So, ayan. Ayan, guys. Sa kabila. As in, ang haba ng lines na to, puro wine lang. Ay, puro ano na talaga, ubas. So, ayan. And then, green. Ayan siya. Kaya, nakakasaluta, no, sa mga farmers. Ang galing-galing nila magtanim. At saka, ganun na lang nila pinahalagahan kung paano magtanim. Kasi, diba, kasabihan nga, kapag may tinanim, may aanihin, which is very true. So, ayan.
Lakad na ulit ako, guys. Oh, guys, hindi talaga siya mataas. As in, ang baba lang niya. Ayan. So, ito naman yung flower field na pwede mo siyang bilhin. Walang bantay, walang cashier. Ikaw lang mismo yung pipitas. At meron lang silang designated na cashier box or box to pay. Ayan. So, dyan malalaman yung trust. Kung talagang totoo. Kung ilan yung dami ng kinuha. So, ito naman yung mga kalabasa. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, sobrang laki dyan. As in. Grabe lang. Ang laki-laki. Ayan. So, malawak na area yan for kalabasa. And hindi po talaga nila dito kinakain. Ginagawa lang nila ito pang decorations. Usually kapag month of November. Alam nyo na, pag November, diba? Yan. So, yan ang kalabasa dito.